Mayroon siyang chicken gin. Mapapasabi nung may-ari nito mga sir, nag-start yung chicken gin na yan simula nung nag-file siya ng two-way alarm. Ayan, Honda click na naman yung gagawin natin mga sir. Ayan, problema natin dito mga sir sa motor na to, nag-steady yung check engine nya. Check engine na naman. Tapos, ayan, pinasakan po siya ng paper clip doon sa wire na green na may guhit na itim. Tapos yung brown. Brown. So iba yung orange, may orange siya doon na pulay puti. Naguhit na puti. Kapag ka once na pinasakan siya ng ganyan na paper clip, dapat magbiblink yung kanyang check engine. Dito mga sir, hindi siya nagbiblink. Kahit tanggalin natin yung kanyang nakapasak na paper clip, tapos try nating patayin, tapos buksan natin, andyan pa rin yung check engine. Hindi talaga totally siya nawawala. Dito mga sir, umaandar naman yung unit at gumagana naman yung speedometer. Kaso mayroon siyang check engine. Pagkakasabi nung may-ari nito mga sir, nag-start yung check engine na yan simula nung nag-file store siya ng two-way alarm. Kaya doon siya nagkaroon ng problema. Ngayon pinatanggal niya yung two-way alarm kasi nga nakalabas yung kanyang check engine. Kaya pinatanggal niya. Ngayon dinala sa akin ito, tagano pa ito, malaki pa si sir. Napagawa sa akin ito. Kaya pasa po ulit. Tapos ngayon, gagawin natin ito mga sir. Kailangan natin tanggalin yung kanyang headlight para makita natin yung ginawa dito sa motor. Baka maaaring mayroon naputol na wire na hindi binalik. Kaya tatanggalin natin ito. Ayan, natanggalan natin yung cylinder head saka yung cover dito. At yung kanyang wire dito sa may ECU. Ayan, makikita naman natin kaagad dito na may balot yung wire na kulay blue na may guhit na yellow. Dapat yan, hindi natin yan dapat binabalatan. Sakaling maglalagay kayo ng two-way alarm, huwag po kayong gagalaw dito sa wire na to, dito sa socket na to. Dahil wala naman tayong dapat galawin dyan, kundi ang gagaluin nyo lang dyan, dito lang sa susian, mga ganyan dapat. Kung ayaw nyo naman gustong dito sa susian, dito sa pinakailalim yan, pwede kayo ditong kumuha. Huwag dito sa may pinaka sakit dito saka sa susian. Kung gusto nyo naman, suksok nyo na lang dyan dito sa may sakit dito, kasi dito naman sila talaga totally kumukuha ng ng wire. Ayan, yung pinagkuhanan nila ng wire. Ayan, tanggalin ko muna. Ayan, dapat suksok nyo lang dapat dito, mas maganda pa para itong motor na to medyo bagong-bago pa lang, kaya makinis na makinis pa yung wire. Ayan yung ginawa dito. Ayan, pinagdugtong yung kasi dito mga sir, kapag once na nag-install ako ng two-way alarm, naglalagay pa rin ako ng diode. Dito kasi wala. Kaya pinatanggal niya kaagad. Dahil sa two-way alarm, ayun. May mga magaling naman na mag-install dito ng two-way alarm na hindi siya nagkakaroon ng check engine. Kaya kung sakali magpapalagay kayo, doon na mismo sa kakilala ninyo, tingnan nyo muna kung mabuti kung talagang marami na siya nagawang na two-way alarm dito sa motor. Kaya dapat dito mo check nyo muna mabuti kung magpapainstall kayo. Ayan, puro balat. Tapos siguro nagkamali ng paglalagay dito ng two-way alarm. Kaya nag-steady na yung kanyang check engine. Pinakamahirap pa. Hindi natin mabura o hindi natin mapablink yung check engine doon sa may sa may panel. Ayan, ito yung hahanapin natin ngayon. Pero mamaya dito magte-testing tayo ng computer box na iba para dyan natin makita. Kasi dito naman wala namang ginalaw dito sa wire na to, sa mga socket na to. Ayan, wala namang ginalaw dito. Kung makita nyo, sariwa-sariwa po yung mga wire nya. Ayan, bali chinik ko naman lahat ng wire nito mga sir, goods naman lahat, pati yung fuse goods naman, wala naman siyang problema. At
talagang yung kanyang check engine sa may panel, talagang hindi siya nawawala. Pero naman dito, umaandar naman siya. Kaso, hindi nga lang natin siya ma-reset dahil kapag once na nagpasok na tayo ng paper clip dito, hindi man lang nagbe-blink yung kanyang check engine dito. Kaya hinala ko dito, nagkaroon siya ng short circuit na doon sa pagkaka-install o pagkakalagay ng 2-way alarm na in-install dito, natamaan si computer box. Yan, nagkaroon siya ng short circuit dito. Ngayon, para matesting natin na talagang ang problema yung computer box, meron akong ititesting dito na computer box para malaman din natin kung talagang tama yung hinala ko. Pero base naman dun sa ano, sa naging experience ko ng ganito, halos lahat na kasi puro click ang ginagawa ko, na talagang nagkaroon ng problema si computer box dahil sa mga maling pagkaka-tap ng mga wire, lalong-lalo dito. Yan. Siguro hindi nila mahula o makita kung saan nila itatap yung positive negative sa kayong yung kulay ano, yung pink doon sa 2-way alarm. Doon siya nagkatalo. Kaya nagkaroon siya ng check engine. Yan, para mapatunayan ko na si computer box ang may problema, magtitesting tayo ng computer box na okay siya. Yan, testing natin. Dapat yung ano, yung gagamitin niyo pala mga sira, kung 125 yung motor ninyo, dapat pang 125 din yung gagamitin yung pan-testing. Kasi kung may nakilala kayo, kahit na iramin niyo na lang saglit para malaman niyo na para matesting nyo kung talaga may problema yung computer box. Okay, testing tayo ng computer box mga sir. Tanggalin muna natin itong ano, mga socket. Dito mga sir, kung magtitesting lang din naman tayo, hindi na natin itong kailangan tanggalin pa. Kasi pwede naman natin ipatong yung isa pang computer box dito. Yan. Meron akong extra computer box na pwede natin pang testing. Dapat kung 125 yung motor ninyo, 125 din na computer box ang gagamitin ninyo. Yan. Lagay ko na. Ngayon, tatry natin siyang i-on, tapos titignan natin dun sa may panel. Okay, ayan, i-on natin. Tapos, observe nyo sa may panel, pagka-on ko. Oh, ayan, nawala yung nakalagay dyan na logo ng check engine, yung kulay orange. Ayan, hindi na siya lumalabas. Ngayon, ititesting naman natin siyang lagyan ng paperclip dito. Hangkukunin nyo dyan mga sira, yung green na may guhit na itim, tapos yung pure na brown. Yan yung papasakan ninyo. Tapos i-off muna natin. Yan, pasakan muna natin para makita natin na magbe-blink yung kanyang check engine sa may panel. Okay. Ilagay na natin. Oh, dapat ganyan po na nagbi-blink kapag once na pinasakan natin ang paper clip doon sa may battery. Doon, sa may pang-reset natin dito. Ayan, dapat ganyan po nagbi-blink. Yung kanina kasi hindi siya nagbi-blink dahil may problema doon sa may computer box niya. Computer box niya kaya hindi siya nagkakaroon ng ganyan. Tapos hindi na mamatay yung kanyang check engine. Yan dito, ayan oh. Naging okay siya, nagbi-blink na yung check engine niya. Ngayon, kapag once na pinatay natin yung susian, tinanggal natin yung paper clip doon sa may socket doon sa may battery. Kapag inon naman natin yung susian, ayan, wala na yung check engine. Tapos, pantry natin, ayan, umandar naman siya. Ayan, wala na siya naka-install na check engine. Na talagang nagkaroon siya ng short circuit dito sa computer box. Kaya napakahirap po mga sir kapag nagpapainstall tayo ng
2-way alarm na hindi natin sigurado kung may experience na po yung gumawa ng pag-install ng 2-way alarm sa Honda Click. Kasi hindi kasi pare-pares yung pag-install sa mga motor. Yan, naapektuhan yung computer box. Tapos ibalik natin uli yung socket dito mismo sa kanyang original na computer box. Tapos titingnan natin uli kung mag-check engine, tapos papasakan natin ang paper clip. Titingnan natin kung mag-bibling ba siya o hindi. Balik na natin. Ayan, ilagay ko na yung ano, yung socket dun sa original niya na computer box. Ayan, nagkaroon ulit siya ng check engine. Tapos itatry naman natin lagyan ng paper clip yung kulay green saka yung brown. Pagkumpara natin para makita natin kung magbiblink ulit to. Ayan. Tapos i-on natin. Ayan, nakapasak na yung paper clip doon sa may ano, sa may sinusuksukan natin ng ano para mag-reset. Ayan, yung kulay orange na yan, hindi pa rin siya nag-blink o nawawala. Kaya na-confirm na natin na talagang ang may problema rito yung computer box. Ayan, ito yung may problema. Kaya obligado, i-report natin ito sa may-ari o siguro makikita nyo naman sa video natin na ito na may problema yung computer box. Pero dito mga sir, umaandar yung motor. Kaya nang nagkaroon lang siya ng short circuit ng pagka-install ng 2-way alarm. Yan. Pwede nyo naman itong magamit ng ganito. Kaso nga lang, kapag once na nagpalinis kayo total body, ganyan, o di kaya nagpa-reset kayo, o di kaya nagpa-tusok kayo ng ano, ng yung pang ano, pang diagnose, hindi nila po yan ma-diagnose kasi nagkaroon na siya ng problema dito. Yeah, kasi dito sa mga dito mga setup ko, once na ito ang sira, hindi po yan madidetect ni ano ni Apitech kapag si computer box ang may problema. Yan, kaya confirm natin na computer box ang may problema. Dapat wag na kayo magpa-install ng ano ng 2-way alarm kung sakaling hindi niyo pa kabisado yung gumagawa. O di kaya wala pang nagawa na ganito. Kaya dapat ingat-ingat mga sir para maiwasan niyo yung ganito. O yan mga sir, binalik ko muna yung kanyang headlight saka yung mga flarings kasi wala pa tayong available na parts at bibili pa si sir ng ECU. Kaso nga lang yan, naka-steady pa rin siya. Hindi pa rin yan mawawala. Kaya bibili muna siya. Tapos ayun, ikakabit lang natin yan. Madali lang din naman maglagay ng ano ng computer box. Basta matanggal nyo lang yung flarings na to sa kayong sa headlight. Ayun, may aris sir. Amot sa ulo. Dahil sa computer box. Ayan, bali, ano, i-report ko muna sa gumawa niyan. Sabihin mo sa kanya na ano, mali yung pagkakagawa niya. Ayun, nasira. Ang ganito na lang ito mga sir, dapat huwag na kayo magpa-install ng 2-way alarm sa hindi pa sanay gumawa.